Ilan lamang ito ang mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni Kobe Bryant. Sa katunayan ay kahit na ang 8-time All-Star at 3-time Defensive Player of the Year na si Dwight Howard ay hindi din nakaligtas sa kanyang kamandag. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Kobe Bryant at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. August 23, 1978 nang ipinanganak si Kobe Bean Bryant sa Philadelphia. Anak siya ni Joe Bryant o mas kilala na Jelly Bean na dati ding NBA player. Sa edad na 3 taon ay natuto na siyang mag-basketball. Well, matapos magretiro ng kanyang airport ay nalipat na sila sa Italy. Napagdesisyonan kasi ng kanyang tatay na maglaro sa Europe basketball. Dahil kung bakit naging fluent itong si Kobe mag-Italian. Sa kailang pamalagi sa Italy ay natuto rin siyang mag-soccer. Pero iba pa din ang kanyang pagmamahal sa basketball. Well, makalipas ang isang dekada ay muli siyang bumalik sa US at dito ay naglaro na siya sa Lower Merion High School. Sa kanyang junior year ay talaga namang nagpamalas ng galing si Kobe. Nag-average siya ng 31 points, 10 rebounds, 5 assists, 4 blocks at 2.3 steals. Sa taon din ay sumali din siya mga repa sa Adidas ABCD kampat siya ang itinanghal na MVP dito. Sa kanyang senior year ay muli niyang pinangunahan ng kanyang kuponan at nagkaroon sila ng 31-3 na record. Nag-average din siya ng 31 points, 12 rebounds, 6.5 assists, 4 steals at 4 blocks. Dahil sa kanyang leadership ay nakuha ng Lower Merion High School ang kauna-unahan nilang kampiyonato. Natapos ang kanyang high school career as Southeastern Pennsylvania all-time leading scorer na kung saan nasurpass niya dito si Wilt Chamberlain. Pinangalanan din siya ng Naismith High School Player of the Year, Gatorade Men's National Basketball Player of the Year, McDonald's All-American at marami pang iba. Kaya naman di na nakakapagtaka kung bakit napuko niya ang atensyon ng mga bigating college recruiters. Yung nga lang ay mas pinili niyang sumali agad sa 1996 NBA Draft. Kasabayan niya nung time na yon sila Ray Allen, Jermaine O'Neal, Steve Nash at ang first overall pick noon na si Allen Iverson. Sa sobrang lalim ng draft class na yon mga repa ay naging undrafted pa si Ben Wallace. Well, si Kobe ang pinakabatang na draft noong mga panahon na yon. Pinili siya ng Charlotte Hornets bilang 13th overall pick. Ngunit dahil sa tinrade ng Hornets ang kailang draft right sa purple and gold ay nakuha ng Los Angeles Lakers si Kobe. Bali ang nangyari mga repa ay tinrade ng Lakers ang kailang starting center na si Vlade Divac para sa draft right ng Hornets at para na din magkaroon sila ng free up salary cap space upang makuha nila ang dominanting sentro na si Shaquille O'Neal na free agent noon. Hindi naman nabigo ang purple and gold at nakuha nila ito. Sa kanyang rookie year 1996 to 1997 season ay hindi siya masyadong ginamit ng kumunan. Nilagay lamang siya sa second unit at nabibigyan lamang ng 15 minutes playing time per game. Bagamat ganon mga repa ay siya ang nanalo sa slam dunk contest. Well, nag-average lamang siya noon ng 7.6 points, 2 rebounds at 1.3 assists. Nakapasok naman sila sa playoffs ngunit kinapo sila at natalo sa Utah Jazz. Sa sumunod na season 1997 to 1998 ay nag-average siya dito ng 15 points, 3 rebounds at 2.5 assists. He even became the youngest All-Star starter in NBA history. Pero ang malapit dito mga repa ay hindi pa siya naging starting unit ng Los Angeles Lakers noon. Natapos ang season na yun at siya ang pumangalawa sa 6th man of the year voting at muli ulit sila nakapasok sa playoffs. Yung nga lang ay katulad ng nangyari last season ay napatumba rin sila ng Utah Jazz sa Western Conference Finals. Pagpatak ng 1998 to 1999 season, dito ay naging permanent starter na si Kobe ng purple and gold. Nag-average siya noon ng 20 points, 5.3 rebounds at 3.8 assists. Nakapasok naman sila sa second round ng playoffs pero winless din sila ng San Antonio Spurs na nagkampiyon din noong time na yun. Dahil sa dalawang magkasunod na season na silang winawali sa playoffs ay napagtanto na ng Lakers management na kailangan na talaga nilang magpalit ng pyesa. Kaya naman sa pagkakataong ito ay agad na nilang kinuha si Phil Jackson. Sa pagkakataong ito ay parabagang nakuha at nahanap agad ni Phil Jackson ang tamang timpla para sa duo ni Shaq at Kobe. Nag-average si Shaq noon ng 30 points at 13.6 rebounds. Si Kobe naman ay nag-average ng 22.5 points, 6.3 rebounds at 5 assists per game. Natapos ang season na may 67-50 na record ang Lakers at sila ang nanguna sa power rankings. Sa first round ay nakaharap nila ang Sacramento Kings at tinapos lamang nila ang series sa Game 5. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Phoenix Suns at tinapos lamang nila ang series sa Game 4. Sa Western Conference Finals naman mga repa ay nakaharap naman nila ang Portland Trail Blazers at talaga namang naging dikdikan ang series na yon.
Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 at noong 4th quarter mga ref ay lamang ng 15 points ang Blazers. Sa paningin ng karamihan ay dito na matatapos ang serye. Pero dahil sa duo nila Shaq at Kobe ay nagawa nila ang maituturing na one of the biggest comeback in NBA history. Sa matotal mga ref ay 30 points ang nagawa ng Los Angeles Lakers sa 4th quarter at 18 points combined ang nagawa naman nila Shaq at Kobe. Well, dahil sa crossover ni Kobe kay Scottie Pippen at alley-oop pass niya para kay Shaq, ay natapos nila ang series sa Game 7, dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Indiana Pacers. Sa Game 2 ay na-twist mga repa ang ankle ni Kobe dahil kay Jalen Rose, dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro sa Game 3, kaya naman natalo ang purple and gold noong game na yon. Muli naman nakabalik sa lineup si Kobe noong Game 4 at bagamat na-eject si Shaq noon, ay nagpakitang gilas naman itong si Kobe dahilan kung bakit natalo nila ang Pacers noong Game 4. Well, natapos ang series na yun mga repa noong Game 6 matapos makapagtala ang duo ni Shaq at Kobe ng 67 points combined. Kaya naman sa pagkakataong ito ay nasungkitan ni Kobe ang kanilang unang kampiyonato sa sumunod na season 2000-2001. Dito ay lalo pang umabante ang stats ni Kobe. Nag-average siya dito ng 28.5 points, 6 rebounds at 5 assists. Nanatili pating dominante ang Lakers. Sa katunayan ay winalis nila ang lahat ng team sa Western Conference at nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakarap nila ang 76ers na pinangunahan ni Allen Iverson. Sa game 1 ay talaga namang nag-init si AI. Nakapagtala siya noon ng 48 points. Natunghayan din natin dito ang iconic step over niya kay Tyronn Lue at nakuha pa nila ang game na yon. Dahil sa pangyayaring yun ay animoy ito ang naging gasolina nila Kobe. Kaya naman hindi na nila pinatikim pa ng panalo ang 76ers. Tinapos nila ang series mga repa sa Game 5 dahilan kung bakit nakuha na nila ang ikalawa nilang kampiyonato. Ang kanilang 15-1 playoff run ay ang best in history until 2017 matapos magawaan ng Warriors ang 16-1 na record. Pagpatak ng 2001-2002 season ay pinangunahan ni Kobe ang Lakers sa assist. Nag-average din siya noon ng 25 points per game. Nakuha niya din ang kanyang unang first All-NBA at first team All-Defense at siya din ang itinanghal na All-Star MVP. Sa season na yun ang nanatili pa ding dominante ang Lakers. Winilis nila sa first round ang Portland Trail Blazers. Noong nakalaban naman nila ang San Antonio Spurs sa semis ay tinapos lamang nila ang series sa Game 5. Pero pagdating ng Western Conference Finals ay dito na sinubok ang duo nila Shaq at Kobe. Na 3-2 lead sila ng Sacramento Kings noon mga repa. At to be honest ay Sacramento Kings talaga ang nakalalamang napanalo sa Game 6. Yung nga lang ay natunghayan natin dito ang maituturing na one of the worst refereeing job in NBA history. Nanakaw ng reps ang panalo na yon na pumabor para sa Lakers. Well, nanalo naman ng purple and gold mga repa noong Game 7 fair and square dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang New Jersey Nets at hindi na sila kinaya pa ng team na ito. Naswept nila ang Nets mga repa dahilan kung bakit nakuha na ng Lakers sa pangunguna ni Shaq at Kobe ang 3-peat o tatlong magkakasunod na kampiyonato. Nang dumating ang 2002-2003 season ay umakyat na sa 30 points, 7 rebounds at 6 assists ang stats ni Kobe. Marami din siyang nagawa noong season na yun na talaga naman tumatak sa karamihan. Isa na dito ay noong nakaharap niya si Michael Jordan dahil 55 points mga repa ang kanyang ginawa dito. Well, nakapasok naman sila sa playoffs at nag-average si Kobe noon ng 32 points, 5 rebounds at 5 assists. Yun nga lang ay kinapos sila at natalo sa San Antonio Spurs sa second round. Dahil sa maagang pagkakalaglag nila sa playoffs last season ay pagpatak ng 2003-2004 ay dinagdag na sa kanilang lineup sila Gary Payton at Karl at talaga namang napag-usapan at kinatakutan ng karamihan ang Lakers. Well, nakuha nila ang first seed at muli ulit silang naghari sa Western Conference dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Detroit Pistons at sa kabila ng lakas ng lineup ng Lakers ay isang beses lamang silang nanalo sa Pistons. Natapos ang series na yun mga repa sa Game 5 kaya naman nabigo muli sila na masungkit ang ika-apat sana nilang kampiyonato. Dahil sa pangyayaring yun ay noong sumunod na season 2004-2005 nang maghiwalay na ng landa sila Kobe at Shaq. Tuluyan nga na-trade ang one of the most dominant center in NBA history na si Shaq sa Miami. Nagretiro naman na si Karl Malone at napunta naman sa Celtics si Gary Payton. Kaya naman ang natirang superstar na lamang sa Lakers ay itong si Kobe Bryant. Dahil sa walang katuwang si Kobe ay hindi sila nakapasok sa playoffs. Pero ang pinaka-highlight niya sa season na yun ay yung nangyari noong November 12, 2004. Kalaban nila ang Orlando Magic. Well, laking gulat ng karamihan dahil ito ang nangyari. Kahit
Kahit na ang 3-time Defensive Player of the Year na si Dwight Howard ay hindi din nakaligtas sa kanyang kamandag. Sa sumunod na season 2005-2006 ay dito na natin natunghayan kung gaano kalupit sa opensa si Kobe. Nag-average siya noon ng 35 points, 5 rebounds at 4.5 assists. Madami din siyang nagawa na talaga namang nakakamanga. Sa katunayan ay nag-average siya ng 43 points noong January 2006. Yes mga repa, tama ang iyong nadinig. Sa buwan din na yun, January 22, 2006, dito din natin natunghayan ang 81 points niya kontra Raptors, the second highest scoring game in NBA history. Sa kasamaang paladay sa dalawang magkasunod na playoffs, simula 2006 at 2007, ay lagi silang napapatumba ng Phoenix Suns. Kaya naman pagpatak ng 2007 offseason, ay nagdemand na ng trade itong si Kobe Bryant. Sobrang nafufrustrate tayo siya sa Lakers management dahil wala silang mailatag na championship level supporting cast. Kaya naman ang ginawa ng management ay gumawa na sila ng hakbang at agad na kinuha si Pau Gasol. Dahil sa addition ni Gasol, Trevor Ariza at papostbong na si Andrew Bynum ay agad na naging championship contender ang Purple and Gold. Naging maganda din ang season na yun para kay Kobe. Siya ang itinanghal na regular season MVP. Nakuha din nila ang first seed na talaga namang na-dominate nila ang Western Conference dahil kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Boston Celtics. Sila Kevin Garnett, Pau Gasol at Ray Allen ang kailangan nilang pataubin. Naging digdigan ang series na yon, pero sa huli ay nabigo silang makuha ang kampeonato dahil tinapos ng Celtics ang series sa Game 6. Bagamat hindi niya nakamit ang kampeonato ay nakuha naman niya ang gintong medalya sa Olympics noong 2008. Nakaharap nila ang Spain noon na pinangunahan ni Pau Gasol at sa unang play ay agad niyang binangga si Pau Gasol bilang mensahe. Mensahe para sa Team USA na wala siyang inuurungan. Walang muli ulit silang magkadaupang paladay laking gulat ni Pau Gasol dahil nakabalandra sa kanyang locker ang gold medal ni Kobe na parabagang sinasabi na hindi ka na pwede pang matalo ngayong season. At naging malaking tulong ito para kay Pau Gasol. Si Kobe naman ay marami ding natutunan lalo na sa kailang run sa Olympics. Kaya naman nang dumating ang 2008-2009 season ay naging solido ang Lakers. Nagkaroon sila ng 65-70 na record at muli ulit nilang na-dominate ang Western Conference dahil lang kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Orlando Magic at tinapos lamang nilang series sa Game 5. Kaya naman dito ay nakuha na ni Kobe ang ika-apat niyang kampeonato. At natunghayan din natin dito kung paano niya nakuha ang kanyang unang Finals MVP. Sa sumunod na season 2009-2010 ay muli ulit silang nakapasok sa NBA Finals. Dito ay nakabakbakan nila ang Boston Celtics sa talaga namang naging dikdikan ang series na yon. Kitang kita sa series na to kung gaano kagigil si Kobe na makabawi sa Celtics. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7. Sa kabila ng mahigpit na depensa ng Celtics ay nakapagtala si Kobe noon ng 23 points at 15 rebounds. Kaya naman mas nanaig ang Purple and Gold dahil lang kung bakit nakuha na ng Lakers ang back-to-back championship at ikalimang kampiyonato ni Kobe. Nang dumating ang 2011 season ay maraming nag-expect sa Los Angeles Lakers para sana sa kanilang three-peat. Yun nga lang ay winilis sila ng Dallas Mavericks sa second round na nagkampiyon din noong time na yon. Pagdating naman ng 2012 season ay nagretiro na si Phil Jackson at katulad na lamang ng nangyari last season ay sa second round pa lamang ay napatumbagad sila ng Oklahoma City Thunder. Dahil sa dalawang magkasunod na pagkatalo sa playoffs ay gumawa na ng hakbang ang Lakers management at nakuha nila via trade si Dwight Howard. Kung titignan ay anime parang pader ang Lakers noon. Pero sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang chemistry ng team. Bukod pa doon ay bago pa magumpisa ang playoffs ay napunit mga repa ang Achilles ni Kobe. Dahilan kung bakit hindi siya nakapaglaro sa postseason. Sa kabila ng kanyang Mamba mentality ay wala talagang ligtas lalo na't kung ang pag-uusapan ay injury. Matapos kasi ang kanyang Achilles ay sumunod naman ang kanyang knee. Pagkatapos naman ng knee injury ay balikat naman ang sunod na nadali. Well, sa kanyang huling laro sa NBA kontra Utah Jazz noong 2016 ay laking gulat ng karamihan dahil nakapagtala siya ng 60 points. Nang matapos ang season na yun ay opisyal na siyang nagretiro. What can I say? Mamba out! Breaking news in this Sunday afternoon, 5-time NBA champion, former league MVP Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash. News reports are just coming in. It happened this morning. The chopper reportedly went down just before 10 a.m. local time, according to the fire department out there in Calabasas, California. That's north. Dahil sa mga lumabas na balita ay talaga namang bumuhos ang luha sa lahat ng sulok ng mundo. Ramdam sa mga sumunod na araw, linggo at buwan ang pagluluksa ng mga players at mga umiidolo sa kanya. Sa kabila ng kanyang maagang pagkawala sa mundong ibabaw ay nakatatak na ang kanyang legasiyang iniwan sa ating mga basketball fans.
Well kayo mga Repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Kobe Bryant? Comment down below.